Hi guys, ngayong araw na to ay magluluto ako ng pork adobo. So meron ako mga inihandang sangkap. Syempre, unang-una ay meron tayong pork. So malinis na 'yan. And then meron akong bawang, sibuyas, laurel, brown sugar, calamansi juice, Sprite, syempre ang pampalambot ng ating karne. So meron akong inihanda rin na black beans, bulaklak ng saging, at saka hands na beans. So, iyon po yung aking lulutuin para sa aking asawa at mga anak. Ayan na guys, so pinapainta natin yung kawali na ating paglulutuan. So ngayon, pag natuyo na po yung kawali, ilalagay na natin yung ating pork. So ating patuyuin muna yung ating pork. Okay, dahil mainit na at tuyo na yung ating kawali, so ilalagay na natin yung ating pork. I-ano lang muna natin, haluin para matuyo yung karne. So so antayin lang natin na lumabas or matuyo yung ating pork. Ayan na po yung ating pork, kumukulo, lumalabas na po yung tubig. So, patutuyuin pa po natin siya. Palalabasin po natin yung tubig ng pork. Patutuyuin po natin siya ng maigi. So, para tayo makapag-move sa susunod na steps. So, ayan na nga guys. Nawala na po yung tubig niya. So, antayin natin siyang medyo mag-brown ng kaunti. Kasi natuyo na siya eh. Pero haluin po ng haluin. Medyo brown na siya. So, kailangan na natin i-set aside yung pork. So, ang gagawin natin ay patayin na natin yung apoy, tapos tanggalin na natin yung pork. Okay. Set aside na natin yan. So, yun yung nilagay natin na calamansi juice. So, pinatuyo natin dito sa pork. Then, nantay natin maging golden brown yung pork. So, ang kinalabasan, may natira siyang, yan nakita nyo guys, merong oil. So, ngayon, itong oil ng pork, pwede natin gamitin
So, nakakatipid tayo sa mantika. So, ngayon, pwede na natin ipagpatuloy ang ating pagluluto. Mag-isa na tayo ng bawang at saka sibuyas. So, ito. So, ngayon, ilalagay na natin ulit yung ating pinatuyong pork. Naikot kasi kung aking kawali eh. Ayan. Ilagay natin ang halagin. Okay. So, ngayon, lalagyan na natin ng pampalasa. Ngayon, ang napili kong pampalasa ay North Pork. So, nasa inyo kung anong gusto nyong pampalasa. Pwedeng bay chill, pwedeng magic sarap, pwedeng kung ano yung gusto nyong pampalasa. So, ito na yung aking pork. Pork cubes. So, ayan na, nilagay ko na. So, sa ilalim ko lang yung aking pork. Lagyan natin ng toyo. So guys, kanina hindi ko nasali yung toyo doon sa pag-prepare o yung mga inihanda kong sangkap. Pero sa adobo, hindi po pwedeng mawawala ang toyo. So, ayan. Medyo lakasan natin ang apoy. So, ayan. Dahil may ano, kalang guys ha. Dagdagan ko lang ng kaunti yung aking toyo kasi sobrang konti lang. So, dagdagan ko pa ng naman madami, sakto lang para magkaroon, para manunuot yung toyo sa karne. So, ayan. Tatuyuan muna natin ng maigi yung ating karne. Kailangan yung toyo ay manunuot dun sa ating pork. So, hayaan muna natin na kumulo. Haluin lang ng haluin. Pero guys, sa totoo lang, habang naghahalo ako, ang bango. Parang natatakam na yung kasama ko dito. Ayan, tuyuan na muna natin sa toyo. So, ayan na, nanunuot na yung ating toyo sa ating pork. Ngayon, it's time to put the Sprite. So, talagay na natin guys yung Sprite. Pagkakasin natin yan para mas masarap. So, hayaan lang muna natin kumulo. Then, patuyuin po natin ulit.
hindi naman yung tuyong-tuyo. So, syempre, alam natin na mga nanay, sa pagluluto, kailangan masarap yung ating niluluto. So, kailangan ma-absorb muna ng pork ang Sprite. So, hayaan muna natin siya dyan. Ayan na po ang ating pork. So, habang pinapakuluan natin sa Sprite, kailangan antayin natin yung 35 to 40 minutes para lumambot po ang ating pork. Naku, pasensya na po kayo kung ako'y nabubulol. So, ayan, antayin natin lumambot yung ating 35 to 40 minutes na pakuluan siya sa Sprite para lumambot yung ating pork. 40 minutes. Check natin yung ating pork. Ito na siya ngayon. Ayan na ang itsura ng ating adobong pinasarap na may additional na sangkap. So, ngayon, ilalagay ko na yung bulaklak ng saging. Ayan. So, yung bulaklak ng saging, marami yan sa palengke. Tapos, lalagay na natin yung ating brown sugar. So, hindi ko muna iubos kasi baka sobrang tamis. So, titikman muna natin ano. Lagay na natin yung ating laurel. At syempre, yung ating black beans. So, ito na, i-mix natin sila. Haluin ang haluin para ma-mix ang lahat ng sangkap. Para yan ay lasang-lasa ang lahat. Ayan na. So, ito na. Okay. Ilalagay na natin yung ating, syempre, ang ating hands. Beans. So, ayan. Sa adobo, nag-add lang talaga ako ng iba pang sangkap para mapasarapan ng gusto. Mix. So, ayan. Pakuluan pa natin. Syempre, para manunuot pa yung mga sangkap dun sa pork na bagong lagay natin ng mga sangkap para mas maglasa pa lalo yung ating pork. So, ayan. Okay. Takpan na muna natin. Adobo. So, ito na po siya. Okay na. Pwede na natin ito ihain na sa ating lamisa. So, ayan na po yung ating pork adobo. Guys, try natin kayo. Ayan. Pariksa na guys, ang laki ng subo guys. May namis-tamis siya guys. Masarap pa sa adobo. Parang nasarap yung anong to. Hukbang ba tawag no?
guys, masarap. Promise. Subukan niyo po itong. Ayan na nga guys, so pwede nyo rin po itry itong lutuin sa inyong bahay para sa ating mga, para sa inyong mga mahal sa buhay, para magkaroon naman sila ng panibagong panglasa sa adobo, na hindi lang ang adobo ay umiikot sa tuyo. So marami pa pong sangkap ang pwede natin idagdag para magiging mas malasa ang ating adobo. Maraming salamat po.